pang mo at sa isang pagkakamali mo lang ay maaari ka na nilang mahuli, kailangan mong isakripisyo ang lahat upang matalo mo ang pinakamagaling na detective, at ang mga pinakamarahas na plano mo lang ang tanging paraan upang maunahan mo sila at hindi ka nila makilala. Ano na ang nakakasabit na pinakamatalinong gagawin na hakbang ni Light upang hindi siya mahuli bilang si Kira sa Death Note 2? 6 na buwan na ang lumipas simula nang matuklasan ni Light ang tungkol sa Death Note, ginagamit niya ito upang patayin ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagsusulat ng pangalan ng mga ito sa notebook, at kilala siya bilang isang killer o si Kira sa salitang Japanese. Nagkaroon na ng mga imbestigasyon ang mga pulis upang mahuli siya at si L ang pinakamagaling na detective sa kaso ni Kira. Pinagsususpetsahan pa din ni L si Light bilang si Kira ang misteryosong serial killer na kanilang hinuhuli pagkatapos mabaril ng isang FBI agent ang girlfriend ni Light, kaya't muli silang nag-imbestiga upang hanapin ang ibang suspect. Walang nakakaalam sa sikreto ni Light na siya ang nasa likod nito dahil isinulat niya sa Death Note ang planong pagpatay sa kanyang girlfriend upang hindi siya pagsuspetsahan ng mga police detective. Ipinakita ang isang eksena kung saan ay sasaksakin na si Misa ng kanyang stalker, makikita namang may isang misteryosong death god ang nagsusulat ng pangalan ng lalaki sa Death Note kaya't pamaya-maya ay biglang inatake sa puso ang lalaki at namatay, biglang bumagsak ang isang Death Note malapit sa kamay nito, nang tingnan ni Misa ang Death Note ay nakita niyang nakasulat ang pangalan ng namatay na stalker, ilang sandali ay dagling nagpakita sa kanya ang isa pang nilalang na si Rem at nagpakilala itong bilang isang Shinigami o death god. Kapag nakasulat ang pangalan ng kahit sinong tao sa notebook na iyan ay mamamatay. Ang Death Note ay may kapangyarihang pumatay ng kahit na sino kung alam mo ang pangalan at ang mukha ng iyong papatayin, hindi dapat mapunta ito sa maling tao. Si Misa ay isa talagang sikat na TV host at iyan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng mapasa kanya ito, dahil mahirap itago ito sa publiko at reporter na Marites, pero kung ako si Misa hahayaan ko na lang si Jake Cyrus ay si Light pala, para hindi na ako hulihin ng mga pulis, at gagamitin ko na lang ito kung may nagbabanta sa buhay ko. Pagkatapos ay ipinakitang Nagma Marites ang mga reporter na pumunta sa burol ng namatay na si Shiori tungkol sa pagkamatay nito at sa boyfriend nitong si Light kaya't pinaalis na ito ng mga pulis. Samantala sa loob ay sinabi ni Light sa kanyang ama na ipaghihiganti niya si Shiori, ngunit tumanggi ang ama nito. Ngunit biglang nagpakita si Ryuk at sinabing di ba ikaw si Kira at tumawa ito. Samantala pagkatapos ng libing ng girlfriend ay nakipagkita si Light kay L, sinabi ni Light na napakatalino ni L dahil binago nito ang pangalan upang maprotektahan ang kanyang sarili, sinabi ni L na nabalitaan ko ang kakaiba mong kakayahan, pinagsususpetsahan kita na ikaw si Kira. Oo at naglagay kami ng mga kamera sa kwarto mo, kayang kontrolin ni Kira ang mga sitwasyon ng mga pagpatay. Sa palagay mo ba kinontrol ko si Shiori at Mesora at pinatay ko sila para saan? Para maawa ang mga tao sa iyo at sumali sa aming team para makalapit ka sa akin at patayin ako. Paano kung malulutas ang lahat ng mga misteryo at sinabing ako nga si Kira? Sa kasamaang palad ay death penalty ang parusa sa iyo. Samantala ay ipinakita ang isang newscaster habang ibinabalita nito ang tungkol sa isang tape na ipinadala sa kanila na nagsasabing siya ang pangalawang Kira, at kung hindi nila ipi-play ito ng live sa TV ay mamamatay silang lahat, bilang pagpapatunay ay sinabi ni Misa na papatayin niya ang isang sikat na kritiko ni Kira at sa pamamagitan ng kanyang Shinigami eyes ay biglang inatake sa puso ang lalaki sa TV, kaya't nabigla ang mga tao doon dahil nalaman na nila ngayon na mayroon ang ikalawang Kira, pagkatapos ay pinatay din nito ang isang detective nang i-disperse nito ang isang rally ng mga taga-suporta ni Kira. Pagkatapos ay pinuntahan ng kapatid na babae ni Light ang detective kung saan ay nakita siya ni Light sa TV, nang tutukan ng isang cameraman ang mga pulis ay inatake din sa puso ang mga ito, dahil sa pagiging isang kritiko ng kapatid na babae ni Light kay Kira ay maaari patayin din ito. Hindi na si Light ang pinakamakapangyarihan na mamamatay tao dito ngayon, wala pang nakakapansin na pinatay ang lalaking ito nang walang nakakaalam ng kanyang pangalan, at sa pagiging ikalawang Kira ay ibinigay ni Misa ang kalahati ng kanyang buhay upang bigyan siya ng Shinigami eyes. Nang magtangkang pumunta ang mga police detective ay pinigilan sila ni L at sinabi nito sa kanila na mamamatay din sila pag nagpunta sila doon, dahil may kakayahan ang ikalawang Kira na pumatay sa pamamagitan ng pagtingin sa mukha ng tao. Sinabi ng ikalawang Kira na pumunta ang unang Kira sa kanya at nangakong tutulungan siya nito, sinabi din nito na ipakita mo sa akin ang death god mo at ipapakita ko din sa iyo ang death god ko. Nang marinig ni El ang sinabi nito ay biglang bumagsak ang lalaki mula sa kanyang upuan dahil hindi ito makapaniwala na mayroong mga death god. Kaya't dagling ibinangga ng kanyang ama ang isang sasakyan sa malaking TV upang maprotektahan ang kanyang anak na si Sahyo upang hindi ito mapatay ng ikalawang Kira, makikitang nagsuot din ito ng isang helmet upang hindi makita ni Misa ang kanyang muka, tinakpan din ito ang mukha ng anak at pinapasok sa loob ng gusali.
Habang patungo sa kanyang kapatid na babae ay sinabi ni Light kay Ryuk na mayroong mata ng Death God ang ikalawang Kira, at hindi siya sigurado kung kaaway niya nga ba ito at kung talagang susuportahan siya nito ay magiging isa itong pinakamalakas na sandata laban kay L. Kailangan kong makita siya kaagad bago siya makita ni L. Nakarating na si Light sa studio upang mapanatag ang loob ni Sahyo at ng kanyang amang si Soichiro, ngunit habang pababa si Misa ay nakita niya si Light sa pamamagitan ng kanyang Shinigami Eyes, at dahil doon ay nakilala niya si Light bilang si Kira. At kinagabihan habang pauwi si Light ay biglang nagpakita si Misa sa kanya at pagkatapos ay dagling pinahawakan nito sa kanya ang kanyang Death Note, at dahil doon ay nakita niya ang Death God na si Rem. Pagkapasok sa kwarto ay humiling ito na maging girlfriend ni Light at sumama sa misyon ng lalaki upang linisin ang mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Rem kung ano ang dahilan ni Misa kung bakit gustong sumama ng batang babae sa misyon ni Light dahil pinatay ng isang magnanakaw ang pamilya ni Misa, inaresto ang suspect ngunit nakalaya din ito dahil sa nag-iisang witness lang si Misa, at laking pasasalamat nito nang malaman niya na pinatay na ni Kira ang magnanakaw, at dahil doon ay inakap niya si Misa at tinanggap na nito ang kanyang tulong, at nagplano sila upang malaman ni Misa ang totoong pangalan ni L. Pagkatapos ay binantaan siya ni Rem at sinabi nito na huwag niyang papatayin si Misa dahil kung papatayin mo siya ay papatayin din kita. Samantala sa eskwelahan pagkatapos ng klase ni Light ay biglang nagpakita si L kung saan ay sinabi nito na nangangamba siya dahil maaaring nagkausap na ang unang Kira at ang pangalawang Kira dahil wala nang ginagawang pagpatay ang pangalawang Kira. Ipinakita din nito ang kanyang dalang maskara upang protektahan ang kanyang sarili, at habang naglalakad ang dalawa ay biglang nagpakita si Misa sa kanila at tinanggal nito ang maskara ni L, ikaw ba si Reyazaki? At pagkatapos ay nagpakilala ito kay L, natuwa ang lalaki nang makilala niyang isa itong popstar at nagkagulo na din ang mga tao doon kaya't umalis na si Misa at si L. Palihim na tinawagan ni Light si Misa upang tanungin ang totoong pangalan ni L, ngunit sa kanyang pagtawag ay biglang nagring ang hawak na cellphone ni L. Sinabi nito na may nakahulog ng isang cellphone kaya't pinulot niya ito. Pagkakuha ni Light ay sinabi ni L na tinawagan mo siya pagkatapos mo lang magpaalam sa kanya, in love ka ba talaga o may gusto ka lang tanungin kaagad sa kanya. Pagkatapos ay sinabi nito na inaresto nila si Misa dahil nakita nila ang mga ebidensya na maaaring ito ang pangalawang Kira. At kailangan munang lumayo sa office ni Light hanggat hindi pa natatapos ang mga pagtatanong kay Misa. Pagkatapos ay iginapos ng mga pulis si Misa at inilak sa isang kwarto sa station. Isang halimbawa ng warrantless arrest ang ginawa nila kay Misa dahil ayon kay Attorney Aaron na nakasaad sa Section 5 Rule 113 ng Rule of Court, ang tatlong pagkakataon kung kailan maaari mang aresto ang isang pulis o kahit isang pribadong individual kahit siya ay walang dalang warrant of arrest, una ay kung sa mismong presensya niya ay gumawa-gumagawa o nagtatangka palang gumawa ng krimen ang taong aarestuhin, pangalawa ay kapag gagawa lang ng isang krimen at may paniniwala ang aaresto base sa kanyang personal na kaalaman ng mga pangyayari na ang may gawa ng krimen ay ang taong kanyang aarestuhin, at pangatlo ay kapag ang aarestuhin ay isang takas na bilanggo. At pagkatapos ipaalam sa inaaresto ang dahilan ng kanyang pagkakadakip ay ipapaabot naman sa kanya ang kanyang karapatan katulad ng karapatan niyang manahimik, at ang karapatan niya na magkaroon ng abogado. Ano na ang susunod na mangyayari sa pagkakadakip nila kay Misa, umamin na kaya ito na siya ang pangalawang Kira at ituro si Light bilang unang Kira? Iyan lods ang ating nakakasabik na aabangan sa Part 2 ng Death Note 2.